Ano ang sabi? Well, ito po ang sabi. Sa sobrang seryoso ko po, akin po to. Yes po, binili po natin to, ang aking Samurai 155 mula sa Euromotor. Let's go! Well, ano nga ba dahilan kung bakit napa-oo at napabili ako ng Euromotor Samurai 155? Well, marami pong dahilan. Pero siguro una na dyan, ewan ko, na love at first sight ako. Noong una ko pa lang siya nakita, sabi ko, ang lupit naman ng motor na to. At sumakto siya sa, alam yung hinahanap ko. Di ko alam kung saan ko umpisa. Pero umpisa na natin sa design niya. Well, kita naman kung saan siya inspired. Hindi naman na po natin dapat yan pagtalunan o pag-isipan. Obvious naman eh. Pero ano nga ba mga dahilan kung bakit napa-oo, nagdesisyon akong kumuha nitong Euromotor Samurai 155. Well, ewan ko, na love at first sight ako sa kanya. Talagang sa isang maxi scooter, pasok sa budget mo. Yung mga features na hinahanap mo andito. At ang forma talaga, ala kang masabi talaga. Well, umpisa na natin sa design niya. Alam naman natin kung saan siya inspired. Hindi naman na dapat yan pag-usapan pa ng mahaba. Pero gusto ko po yung accent ng LED, itong DRLs. Hindi lang siya basta isang diretso. Talagang pa-samurai na parabang pang boomerang ang dating. Ang ganda. Hindi po ganong kalinisan yung aking samurai. Pangalan po nito si Amigo. Yes, yun ang pangalan niya. Kasi bumiyahe po tayo, inikot po natin siya dito sa may East Ridge, Kainta, Taytay area. Sa Mitsukoshi Taytay branch ko po ito kinuha. Noong nagkaroon po sila ng available na unit, tinawagan po agad ako. At okay naman po kasi repeat customer po ako nila. Si Kiwi K-Blade ko po, motor ko for 4 years, doon ko po kinuha. Kaya nakakatuwa naman at inalok nila agad sa akin to. Dali ko naman po talagang pinuntahan at yun, napunta po sa akin. Dito po sa harap niya, ayan yung sticker. Kita naman na double disc brakes po yan. All LED. Ang lupit ng harap, ang sungit, ang forma. At kita naman po dito, naka-combi brake. At personally, ginamit ko na po siya around mga 1 month ko na po ginagamit. Hindi ko po siya nalolong ride kasi kakukuha ko pa lang po ng kanyang CR. May OR na po ako. Yung CR, kakukuha ko lang po the other day. Kaya ngayon pa lang po tayo confident na mailayo ang ating Samurai 155. Well, sa mga nagustuhan ko po sa kanya, isa-isahin na natin yung forma niya, yung design. Of course, punta na kagad tayo doon. Fuel injected siya. May combi brake, sabi ko nga. Ito po yung kanyang engine na parang ang dating po sa akin. Talaga yun siya yung ADV 150 spec na engine, 2 valves. Tapos, siguro isa ito sa mga pinakamalaking parte ng motor na to. Kaya talaga napakuha ko, liquid cooled po siya. Ang ganda po, forma. Sa likod naman, kitang-kita yung kanyang, ang ganda ng kanyang taillights. Medyo may kataasan po siya sa height ko na 5'5", pero okay naman po na gagamay ko na rin. Keyless po siya. Siyempre po yung gulong niya, it's 100 by 80 by 14 dito sa harap. At sa likod naman po, it's 120 by 70 by 14. Cordial po ang brand. Okay naman po, makapit naman. Okay, alam naman po natin ang Samurai 155, keyless po siya. Ayan, iilaw. Yan po yung display niya. Yes, may clock. Yung odo niya, pa-dials po ang dating, pero all digital po yan. Sa kaliwa po yung kanyang battery. At sa kaliwa po, at sa kanan naman po ay yung kanyang gas meter. Meron pong sign para sa start and stop system kung gumagana. Andiyan po yung start-stop system. Naka-on po yan. Ito naman po yung sa kanyang check engine. Isa pa pong nagustuhan ko dito, malalalim po yung kanyang mga front pockets. Ayan po.
malalim po yan. Pasok na pasok yung phone nyo. Pati po dito sa kabila. Ito po yung kanyang USB charging port. Napaka-accessible, ang ganda. At syempre, hindi mawala ang ating kailangang paggabay at lahat ng ating, you know, ang nagbibigay ng blessing sa araw-araw sa atin. Syempre, lagi po andyan, Papa Jesus. And then, medyo mababa po yung kanyang pwesto ng kanyang hook. Eh, okay lang naman po. Malapad po yung kanyang gulay board, pero dito po sa parte na to hindi ganun kaluwang, pero okay lang din naman po. Buksan natin yung seat. Hindi, mabibilang po kayo na ilang segundo tutunog, pwede nyo na siyang buksan. Dito naman po sa loob ng compartment niya, hindi po kalaki, pero half face helmet, kasya naman. 10-11 liters pagkakalam ko. Ito po ilalagyan ng coolant. Mabubuksan nyo po ito para makita nyo kung tamang level pa yung coolant. Hiklatin lang ng bagaya ng screwdriver. Ito po yung gas tank niya. Around 6.5 liters ang capacity, pagkakaalam ko po. Medyo may struggle minsan pagka ano. Pero sanayan lang din naman po. Ayan. Sa gas consumption, kasi hindi ko pa po siya nailalayo. Mahirap naman magbigay ng feedback. Kasi mostly kanto-kanto lang nagiging biyahe ko. Gusto ko po siya matesting na my long ride. Tingnan natin ang magiging average gas consumption. Alam nyo, sa performance, grabe, ala akong masabi. Hindi dahil sa motor ko to o ano. Minsan ko lang to talaga masabi sa mga motor. Yung ang ganda po manakbo. Alam nyo po yung pakiramdam, basta bumubulusok lang po siya ng tahimik. Ewan ko, may mga nagsasabi ma-vibrate, pero hindi naman. Ang sarap lang, sakto lang, tahimik. Talagang yung pasok lang ng hangin sa helmet mo habang as you go up to speed. Okay naman po yung shocks niya. Hindi naman matagtag kasi ginawa ko po. Binawasan ko yung kanyang PSI, yung mga gulong niya. 30 sa likod, 29 sa harap. Ganun po ako maghangin. Yan, no? Ang forma po. Siguro isa lang na gusto ko na nawala dito sa motor na to, na sana meron. Isa lang itong brake lever. Sana may brake lever assist para kung gusto mong huminto o na stand still, i-press nyo. Alam nyo naman po yung sinasabi. Pero other than that, ala po ako masabi. Yung ignition system po niya, naka-smart generator. Swabe po siya paandarin. Ito po yung kanyang headlights. On and off. Either you on it or either you off. Either bubuksan nyo o papatayin nyo. Wala po siyang DRLs lang. Pero at least may option po na kung gusto nyo patay. Ito po yung on and off ng start and stop system niya. Sa kabila naman po, ito yung high and low, horn, left and right signal. Dito naman po, yung mga controls niya for the seat at kung ilalock niyo po yung motor. So far, almost 300 kilometers pa lang po natatakbo niya. Ngayon, confident na po tayo ilayo siya sa mga long rides namin. Ito na po gagamitin ko. Kikita natin ang lupit at bagsek ng aking Samurai 155. At yun po, talagang seryoso po ako na bilhin yung motor na to. Ewan ko, I just like it. Ang sarap po sa pakiramdam na gamitin siya. Sakto ang laki para sa akin. Satisfied naman po ako. Siguro bihira lang yun. Pag nakita mo yung isang motor, gusto mo agad siya. Masasabi mo agad sarili, ah, kukunin ko to. Ganun din po yung naramdaman ko kay Kiwi K-Blade ko. Kaya talagang kinuha ko na siya. And so far, after 4 years, more than 4 years, ala naman ako masabi sa performance. Dinggalan, baler, dinadyawan, kasiguran, benggit, dinala ko na po si K-Blade. Yes, kaya quality po ang mga motor mula sa Mitsukoshi. On the long run, titingnan pa po natin yung magiging feedback, kung ano yung magbabago sa kanya, kung ano man. Pero sa akin po sa ngayon, ala po ko talaga masasabi. Ala akong reklamo sa motor na to. At natutuwa lang ako dahil meron na akong papel, ORCR, mailalayo ko na po siya. Yes po. Again, napakaseryoso ko po. Sobrang seryoso ko. Kinuha ko po to. Akin po to. Po ang aking Euro Motor, Samurai 155.